Kamusta sila? Kwento niyo naman. Kinikwento nila yung ano, kailan nag-start. Kasi pandemic lockdown. 2020. Yes. August pandemic. 2020. Nung pandemic, ang daming nasirang relasyon, ang dami rin nagsimula. Yes. Correct. Oh, oh. Pero pinakamahirap yun. Ang dami na wala ng trabaho, pero ang dami rin nagkaroon ng career nung pandemic. Ang daming yumamatay. Yes. Online. Ilang years kayo? 2 years po. Masaya yun? Masaya po. Sobra po. Ay, ba't naghiwalay? Uy! Ba't kayo naghiwalay kung masaya naman? Ano po, nagbago po yung priorities namin sa buhay. Oh! Na mas masaya kaysa dun sa saya ng love life? Hindi po siya masaya eh. Talagang kinailangan lang po. Ay! So kailangan pagpalit ang love life? Hinamon ng pagkakataon? Ganun ba yon? Mismo po. Grabe tong pagkakataon na ito, no? Minsan talaga hinahamon niya lahat ng mga tao, pangyayari, paniniwala, disposition. Correct. Diba? Ano yung humamon ng saya at tibay ng relasyon ninyo, Zari? It was May store ba kayo, Zari? Zari store? Iba yun. Meron po. Zari, Zari store. Anong special yun? Is it Zeron? Ano? Nag-start po yun nung nagkaroon na po siya ng work, which is a graveyard shift po yung work po niya. And anong work from work home. Niya? isa pong executive assistant sa isang company sa US. Oh. Work from home. So work from work home from po home. Siya. And ayun po, since ako po ay student, college student po ako, magkaiba po yung time frame na ginagalaw namin sa isang araw. So gigising po siya 9 p.m. na. And that was my time. Tapos na po yung classes ko, mag-review na ako, and sleep time ko na po yun. So, basically, nagkaiba po kami ng tinatakbuhang mundo. Okay, parang magkaibang mundo ni ano? Oh, oh. Ni Jerry Lee. Jerry Lee. Oo. Oh, dito ay umaga. Ang pangit pala niyo. Hindi pa po. Pag naririnig ko yan, ano pala si Kimi? Ayusin mo, Kimi. Talaga pag naririnig ko yan noon. Nabigla lang kasi. Kala ko si Yoyoy Villame yung kumanta. Grabe lang. Matapusin mo kasi baka mamaya makabawi. Oo. Ano yun? Paano yun, Nak? Paano yun? Simulan muli. O kunyari, kukwentuhan tayo. Bigla ka papasok. Malay mo, alam mo kasi yung boses ni Kim Cho sa umpisa hindi mo gusto pero eventually nag-grow sa'yo. Yes! Parang yung cupcake, di natin malalaman. Correct. Naging bahagi pala siya ng generation natin, oh. Yung cupcake niya. Yung boses mo lang bawal lumabas eh. Pero wow. Ngayon palalabasin mo ngayon. O, tingnan mo. Paano? Paano yung Jairi? Ay, Jairi. Sali nila kayo kasi everybody sing. Kasi para everybody sing to mamaya gabi pa yun, pwede. Diba? So, dahil magkaiba yung oras, nag-iba yung priorities, yung dating masaya at masiglang relasyon, unti-unting lumamlam. Tama? Yes po. So, hindi na po kami nagkaroon ng time na mag-update. Nabawasan po yung bonding namin. Bakit ikaw hindi ka nawala ng time? Eh, wala ka namang work. Studies po. Magkaiba po kasi kami ng... Oo, pero nung naging mag-jowa kayo, may studies ka naman na nun eh. Yes. Pero may time ka to update and to ano... Siya naging mas busy, tama? Opo, parang siguro yung year po nung college niya na yun, parang sobrang hectic nung schedule niya. Ah, so hindi niya. Lang siya, ikaw din. Kaya sila talaga busy, hindi nagtutugma yung oras. Mahirap nga naman yun. Oras alam, din. Parang sa iba po, ang babaw, why don't you make time? Pero ang hirap din po kasing gawin nun eh. Madali siyang sabihin, pero nawawalan po talaga ng time. Pero paano yan? Sino ba ang unang bumigay at nagsabing, tapusin na natin to. Ayoko na. Nung nagkatrabaho po ako, March po yun. Tapos, nag-break po kami August. Nung mga time po yun, ano eh, talagang hindi na po kami nakikita. Or... Sino nga nakipaghiwalay? Ako. Po, oo. Pero mutual po siya, pero ako po yung nag-initiate. Question, gano'ng mahirap ba sa lalaki ang makipaghiwalay, lalo na kung kayo naman ang nanuyo? Kasi most of the time, although, di ba, may mga babae ngayon na sila na yung nanliligaw. Mm. Pero sa Pilipinas pa rin, mas marami pa rin yung lalaking nanliligaw, di ba? Pero ikaw yung nanuyo, kinuha mo yung loob, nagpa-impress ka, nagpa-pogi ka para magustuhan ka. Tapos nung kayo na, di ba, talagang ginagawa mo lahat para ma-fall talaga siya sa'yo. Tapos eventually, matapos mong gawin yung effort na yun, kung kailan mo nakuha yung puso ng tao, tsaka makikipag-break, mahirap ba yun? Ay, grabe yung paluha. Taray, parang audition sa PBB. Umiyak. Oh, ba't ka naiyak? Umiyak siya. Ang laki ng luha, oh. Oo. Tissue. Kuya. Direct Lord. Kasing laki ng pork and beans. Oo, tapos nanginginig yung
nanginginig yung labi niya. Parang ano. Ganyan-ganyan si Claudine pag umiiyak. Penga, oh, ganyan. Judy, buo, no? Oh, Claudine, Judy, oh. Judy Ann. Claudine. Susan Africa yung ganyang acting. Ganyan, oh, yung magaling umabot. Iubo mo lang ng konti yan dahil Susan Africa yan, ganyang acting. Grabe yung luha. So, gano'ng kahirap yun para sa isang lalaki na nang bibreak ng babae? O madali lang yun? Madali lang ba yun na nang bibreak kayo ng taong niligawan? Hindi po. Kaya lang din po ako naging emotional kasi naalala ko lang yung mga time na gano'n na kahit online po kasi kami nag-break basically. Pero... Parang online? Sa, chat po. Mm. Kasi sa, hindi po kami nagkikita. Messenger, ganyan? Po. Tapos video call. Tinex mo lang yung pakikipaghiwalay. Kahit po ganun yung medium namin, yung makita pa rin po siyang nasaktan dahil sa ganung bagay. Yung bang dahilan, ba't hindi ka na nakipagkita para makipaghiwalay sa kanya? Hindi naman po. Hindi po. Bakit at least for the last time, hindi mo binigyan ng oras yun na for the last time, bibigyan ko to ng oras para makapagpaalam man lang ng personal? Ang pinagmulan po kasi nun, since napakababaw po eh, pero parang naipon na lang po siya. Yun nga po, nung nag-start po ako magtrabaho, hindi na po kami nakikita. Parang 4 months na parang magte-text lang po kami ng pang 5 minutes sa isang araw. Naging routine na po yung ganung ano. Sistema. Tapos, yun, nung tempong yun, meron po kasi pagkakataon na siya yung nangangailangan ng lambing, ng attention. Hindi, I'm talking about the goodbye. Ito po. Diba? Yung for the last time, bakit hindi ka nag-alat ng... Siyempre, wala kayong panahon, diba? Regular, hindi nagtutugma. Pero for the last time, parang bakasyon, di ba? Yes. Iseset ko tong date na to, dito sa date na to, makikipagkita talaga ako at doon ko siya kakausapin. Ba't hindi nyo yun nagawa? Actually, nagkaroon naman po kami ng parang closure after that night. Since yung chat po kasi is hindi siya malinaw kung nag-clarify, hindi po kami nag-clarify ng things. Basta conclusion na lang kami na sige, wag na muna natin ituloy yung relationship. And then eventually, after 3 days, nag-chat po siya sa akin, hi, pwede ba tayong magkita? Doon po namin nalinaw lahat na yung past 4 months po pala namin, hindi namin na-realize na slowly nagda-divert na kami sa sarili naming path. And napapabayaan namin yung relationship namin. Mm. So parang mutual po na, okay, mag-separate ways muna tayo, grow individually. Nung time po kasi yun, parang naghahanap ako ng attention. Then parang out of nowhere, parang sinabi ko, ano, kaya pa ba natin? Kasi parang parehas kaming busy na nga sa kanya-kanyang buhay. Then naramdaman din ko din po na parang yun din yung naramdaman niya. Sabi ko nga, ano, kaya pa ba natin? Nag-agree siya. Pero alam mo, mukhang mabait si Vince. Salamat po. Kasi dun sa shot na yan, babalik ka sa position mo, sa shot na yan, oh, yung kanina, may halo siya eh. Nabago yung shot eh. Kanina yung shot. Ay, dito, may halo dito. Siya. Kaya sabi ko, mukhang mabait. May halo eh. Oh. Ayan, oh. Oo, oh, diba? Ganyan si San Anton de Padua. Di ba may ganun? May puti sa ano. Yung ganun. So, nakipag-break siya sa'yo. How painful was that? Sobra. Hindi ko po ma-rate or... Super iyak ka? Yes. Kanino ka humingi ng tulong sa mga panahong nasasaktan ka? Siguro friends. Yung friends ko pa ng college. And of course, yung mother ko. Sinasabi mo sa nanay mo? Yes. Paano, sa maraming nanonood, paano yun sinishare sa mga magulang? Kasi maraming pagkakataon na hindi mo alam kung kanino ka na, kanino ka dudulog, kanino ka magsishare, kanino ka hihiram ng lakas. Maganda rin kasi yung alam mo kung kanino ka hihiram ng lakas sa mga pagkakataon na mahinang-mahina ka na. Sabi mo sa nanay, marami yung iba nagdadalawang isip eh, di ba? Yung parang, sishare ko pa sa nanay, sasabihin ko pa sa nanay ko na heartbroken ako. Diba? Yeah. Paano yun ginagawa? Kasi po kami po ni mama is, as in, close po kami. Para po kami magbarkada din. And hindi po yung kami... lahat ng nangyayari, alam niya. Opo. Lahat po talaga, like parang siya po yung jowa ko. Ganun. Mm-hmm. Lahat po ina-update ko sa kanya. And even po yung bago po sagutin si Vince is nagpaalam po ako sa kanya. So paano mo sinabi sa kanya yung sitwasyon mo? Nung gabi po is hindi ko po sinabi. Nakita lang po niya ako umiiyak. Kasi moms would know. Yung mga nanay, kahit din yung sabihin, nararamdaman nila eh, di ba? Yung kakatok sila sa'yo kasi alam nilang may iba. Correct. Diba? Pag hindi ka kumakain, pag di ka lumalabas, alam nila, kahit hindi mo sabihin, nag-aantay nga lang sila na mag-share sa'yo. Umiyak sa'yo yung nanay mo? Hindi naman po, pero
parang... Bakit? Nagbibingo ba yung nanay? Totoo kayo. Di ba? Naramdaman po niya na parang... okay, parang sabi po niya sa akin, okay lang yan. It's your first time naman, first boyfriend ka po siya. And marami ka pang ma-experience in life. Mahalaga yun na narinig mo sinabi ng nanay mo yun. Opo. Kasi parang na-realize ko po na tunay naman po, bata pa po talaga kami. And hindi naman po, porket nawala kami nung first boyfriend ko, is tapos na ang mundo. Oo. Siyempre, may iba pa naman po tayong priorities in life. Oo. Isang bahagi lang yan lang naman yan ng buhay mo na ay hindi nagtagumpay nung panahon yun. So ngayon, ready ka nang magkaroon ulit ng mga bagong friends, makipag-date, magpaligaw kung sakasakali. Okay lang po. Wala ka namang boyfriend, no? Wala po. Nagka-boyfriend ka ba after niya? Hindi pa po. Ikaw, nagka-girlfriend ka after niya? Wala din po. Wala po akong, after niya, wala, nawalan po ako ng self-coincidence po. Ano yun? Self-coincidence. Yung tiwala po sa sarili. So, self-confidence. Ah, confidence? Opo, namali lang. Self-gulat ako dun sa kuwento. Nalito lang siya. May emotion. May emotion. Okay. Emotional po. Parang gusto kong tumulog sa nanay ko mamaya. Sasabi ko sa nanay. Emotional kasi si Biggs. Depressed ako ngayon. May anxiety ako dahil sa self-coincidence na ganyan. Okay, anyway. Tapos, okay. Anong pakiramdam na susuportahan ka ngayon ni Vince? Okay lang po, kasi actually nag-start po kami as best friends. So gamay niya po kung anong mga gusto ko, ganyan. Same naman. Nakikita pa din ba kayo after ng breakup? Minsan po, dahil sa circle of friends, sa teams na nabuo namin nung dancing at pa kami. Okay. Ubus na yung damdamin mo sa kanya? Yes. Yes. Okay. Ikaw, Vince. Oh, Vince. Ikaw, Vince. Wala na talaga. O, meron pa. Out of 100 siguro, mga 5 or 10. Oh my God, what a coincidence. Yes. Diba? Yeah. Out of 100, 5 or 10? May konti na lang, may naiiwan. Hindi pa nauubos. Yes. Oh. Siyempre naman. May ganun talaga sa sobrang dami. Sa, diba? Sa sobrang ano nang naramdaman mo, hindi nauubos. Yung parang sa chichirya, yung sa dulo. Yung latak. Sa dulo. May latak pa. Meron pang latak, pero kaya mo na. Yes. Kaya mo na. Kasi may mga, ang bigat pa. Hindi ko talaga kayang ma-handle, pero ngayon kaya. Kaya na, no, Vince? Yes. Kaya na.